Welcome back ulit sa ating channel. Ayan, so for today's video, meron na naman tayong panibagong talak. Yes, sis. Yes, opo, kasi marami rin pong nagtatanong mga sa akin. Noon pa, ayan. So alam ko meron akong nagawang video about dyan sa mga reto-reto kanin about sa aking nose. Pero this time, sige, gawa natin ang sariling video, sis. Saka, chika na rin tayo mga sis about sa mga tungkol sa pagpapalit ng ilong or something na ganyan. Kwentuhan tayo about sa ilong-ilong ganyan, mga retoke sa ilong at ibang klase ng mga implant, kung ano ba yung mas safe or yon or whatsoever. Char! Kung mo yun, yung channel natin nagiging Dr. Owiti. Decision. Ibang tao dyan na ayaw mag-retoke, may mga topic na ganyan na masiselan. Disclaimer lang po, opo, sa mga kung ikaw ay sensitibo or hindi pabor sa mga retoke na ganyan sa magpa-enhance ng kagandahan. So, this video is not for you, sis. So, skip ka na lang. So, nood ka na lang ng mga ibang vlogs ko. Okay. Kasi iba, hindi naman pabor sa mga ganong eksena. Pero, diba, bakit naman magiging hindi ka magiging pabor sa mga ganon? Eh, kung doon sila magiging confident, so, doon sila magiging masaya. Why not, diba? Kanya-kanya tayo, sis. Gas ng ulo din, eh. Says, for today's video, ang topic natin is about rhinoplasty. So, ano nga ba yung rhinoplasty, sis? So, commonly known as nose job, ganun, sis. Palit tayo ng ilong, kung ano nat, kung anong gusto nating design or gusto nating maging kahawig sa ating ilong. So, para siyang ano, reconstructing, ano pa ba? Reconnecting, correcting, ayun, reconnect. Late tayo. In short nga, mga sis, ibahin natin yung ilong natin kasi ayaw natin, ganun. Saan nga ba nilalagay yung ano implant kapag nagpalagay ka ng mga something sa kung gusto mong pa-rhinoplasty? Syempre dito siya ilalagay, mga sis. Ayan. Dito sa gitna yung implant. Hindi po siya dito, hindi po siya doon, hindi po siya dito. Avatar ka, sis, pag dito. So may mga techniques ang mga doktor kung paano gawin yung rhinoplasty or kung ano man yung gagawin sa ilong mo. So may mga techniques yan kung paano nila ilagay implant. So meron siyang incision na open rhinoplasty sa closed rhinoplasty. So, yung open rhinoplasty, mga sis, ino-open yung pinakagitna ng ilong mo dito, sis. So, yung technique niya is, parang dito, mga sis, sa gitna, ayan, dito siya naggagawa ng incision. Or yung hiwa niya, yung tawag dito is, columella. Hihiwa dyan, tapos iaangat siyang ganun, sis. So, parang meron din hiwa-hiwa sa loob para mas angat siyang gano'n. Tapos doon na sasalpak yung implant. So ano naman yung closed rhinoplasty? Ang closed rhinoplasty, yung incision niya, mga sis, is nakatago. Completely hidden. So it means, kung paano nga ba yung parang naka-hidden siya or nagtatago siya, sis, gano'n. Ito siya, sa gilid, yung incision niya dito. So hindi na kailangan i-open teeth. Basta magbubukas lang siya dyan. Gusto mo yun ang ulako tayo. Tapos doon isasalpak yung implant, tapos iusog na siyang ganyan kung ano yung tsura nung kung saan nakalugar talaga implant. Ganon. So, ano-ano nga ba yung mga klase ng implant, mga sis? Sinang implant, mga sis, meron silicone implant, yung mga traditional talaga, tapos may Gore-Tex naman. Sa may silicone implant, mga sis, may iba't ibang klase din yan. So, meron siyang L-type na silicone implant, Mantis, tapos Swan, ayan, mga sis. So, ilalagay ko na lang yung mga picture dito habang binabanggit ko sila. Iba para siyang heels. Sa Gore-Tex naman, ewan ko kung meron pa bang, may mga iba-ibang klase rin kasi ng Gore-Tex kasi may mga makaluma at may mga bagong design na ng Gore-Tex, sis. Mga Gore-Tex noon, mga sis, para siyang papel or pag pinisil mo siyang ganyan, parang bumababa siya, parang numinipis ganyan. Gore-Tex ngayon, sis, is makakapal na siya, kaya bongga na. Marami nagsasabi kapag Gore-Tex yung implant mo is bumaba. Bakit po, magtatanong sila, Doc, bakit po yung ano na, yung implant ko is parang numinipis or bumababa siya. Ano yung mga sinaunang implants na Gore-Tex, meron siyang 20 to 40% talaga na magsasubside. Tama ba? Yung Gore-Tex. Tapos minsan lumulpo, sumisiksik siya dun sa pinakaloob, kaya parang bumababa siya. Ending study na yung, ano daw, yung Gore-Tex daw, mga sis, is mas safe siya gamitin para sa rhinoplasty kasi nga parang na-embrace din siya ng katawan natin. Kasi yung itsura ng Gore-Tex, mga sis, yung implant na yon is para siyang ano, para siyang may mga butas-butas, ayan. So, mayroong video about si Doc Hosson, dun ko napanood yung
video na yon, saan yung Gore-Tex is binabad niya sa may parang blood, na sariling blood niya. Tapos parang hinigop niya, hinigop, parang in-embrace nga nung katawan or nung blood. Yung katagalan kasi sa Gore-Tex mga sis, yan nga, kapag nakapatong na siyang ganyan, hindi na siya literal nagagalaw kasi nga dumikit na siya dun sa pinaka parang buto, tapos parang dumikit na rin yung laman-laman kasi nga meron siyang butas-butas. So, yun yung maganda sa Gore-Tex. Kaya, kahit makapag-jombagan ka dun, sis, laban! Alam yung kagandahan ng silicone talaga, sis. Kung ano yung itsura ng implant na ilalagay sa inyo. Kunyari, yung mga mantis, mga keme, mga swan. So, no need na siya ng, ano, ng cartilage, ganyan. Kasi meron na siyang tip sa itsura ng, ano, ng mga swan or mantis. Para na siyang, may something, para siyang heels, parang sapatos. May ganyan na siya, may tip na, tas meron na siyang ganun na something. So, no need na mag-cartilage, kaya maganda na yung projection niya, yun na yun. Sa Gore-Tex, mas maganda kapag meron siyang hinahaluan na, ba yun? Na cartilage or yung buto dito natin, sis, para mas pakak yung kapit nung implant, parang hindi siya magbutas. Iba kasi, di ba, pag manipis na yun, parang nagbubutas siya. Meron din mga sis, maganda rin yung silicone, lagyan din ng cartilage kapag yung ilong mo is manipis na, tapos yung silicone is yung normal na silicone lang, yung parang uukit-ukitin, yung parang ganun lang siya na diretso, yung something na ganun yung itsura niya. Tapos, mas maganda siya mga sis, kasi, wait lang, kuha tayo ng ball pen para masample ko sa inyo. Na-explain kasi sa akin noon ni Doc yun, nagtanong ako sa kanya, maganda may cartilage yung mga ganun manipis yung eksena, para yung iba kasi, nagbubutas talaga dito sis, oh. Nabubutas yung dito nila, yung lumalabas yung implant. So, yung eksena daw kasi nung ganun. So, parang ito, yung kamay natin dito, sis. Ayan. Di ba manipis yung balat natin dyan? So, ito kunyari yung ano, yung silicone or kung ano man siyang object, ano, kung anong bagay man pinasok sa ilong nyo. So, parang siyang nagaganyan, no? Kita ba? Parang ganyan, sis. Ayan. O, di ba parang napoporce yung silicone or yung implant na pababa siya, parang nagbubutas siya, ganun sis. Kaya mas maganda. Ayan. Kaya mas maganda kung merong cartilage para may tagasapo ng ganyan, para iwas butas, ganun sis. Laban. Ano nga ba magandang piliin na implants para sa iyong ilong? Kasi meron nga mga study rin na mas maganda magpalagay ka ng Gore-Tex kasi nga mas ini-embrace siya nung, ano, nung body natin. Unlike sa silicone kasi para siyang, you know, plastic or ewan ko kung ang tawag sa kanya. Mas mataas kasi yung risk ng infection para sa mga silicone implant. Yung risk ng rejection, infection, ganyan. Unlike sa Gore-Tex. Ayan, gaya nga nasabi natin kanina kasi nga nag-embrace siya ng katawan. So, syempre mga sis, huwag tayong makinig sa mga sabi-sabi. Syempre, iba-iba naman tayo ng katawan. So, minsan may nai-infection din naman sa ano, sa Gore-Tex, may na-infection din sa silicone. Iba-iba tayo ng katawan. Iba tayo ng eksena kung tatanggapin ba ng katawan natin or i-re-reject niya. So, ayun lang naman yung konting chika natin about sa mga eksena ng mga ganong implant C. So, syempre, meron pang isang eksena kung paano magkaroon ng magandang ilong. Yung iba nagkakaroon ng bridge gamit yung inject-inject petroleum na naman si Star Black. Ekis na tayo sa mga inject-inject sis, lalo na sa mukha. Ay, tigas ng ulo, sis. Tire block, Jessica Soho, laban. Mga inject-inject kung legit sa mga clinic talaga. Tapos, fillers. Fillers yung gagamitin, sis. So, yun, isa rin yun para ma-enhance yung ilong natin. Mga fillers, mga thread, ayan. Isa rin yun sa mga pataas na mga bridge-bridge natin. Yung non-surgical siya. Kaya bongga rin yun. Sa mga gusto muna itry kung bagay bang magpalagay ng ilong. Kasi iba nga, di ba? Parang natatakot nga sila magpaganon kasi nga opera-opera. Tapos, iniisip nila kung babagay ba sa kanila yung itsura ng ganong implant or masyadong mataas. So, mas maganda dun mga sis, itry nyo muna yung fillers or yung thread. Kasi yung mga fillers, nawawala din siya sis after 2 years or 1 year. Basta magang ganon siya sis. So, balik tayo sa chismis ng aking ilong sis. So, marami sa inyo nagtatanong kung retokada nga ba si Jana Rica Ferde. Totoo naman. Oo po, nagpagawa po ako ng ilong mga sis. Ayan siya si. Oh, sino ka dyan? Kasi yung ilong ko dati, kung napanood nyo yung vlog ko about hormones, pinakaunang video ko at about hormones or basta yung title, yung thumbnail na may retokis na ganyan something. So, di ba kung nakita nyo dun sis, yung ilong ko hanggang dito, pak. Oh, pag ngumiti hanggang doon, char!
Nagpilig pa naman siya, pero unlike talaga before na talagang sabog na sabog siya, sis. Para siyang galit na galit everyday, gano'n. Yung procedure lang sa akin, mga sis, is full alert trim or alert trim, ganyan yung eksena niya. Yung procedure na yun, mga sis, is bawas-bawas lang. It means walang nakakabit na implant or whatsoever sa aking pagmumukha. Kaya pwede pa po siyang suntok-suntokin, so pwede pa po tayo makipaglaban. Yan. Pwede pa po siyang ganyan-ganyan. So, wala pa po siyang implant or whatsoever nga. Kasi nga, trim-trim lang yung ineksena niya. So, binawasan dito. Pero sabi sa akin ni Doc noon, gusto na bababaan daw siya dito. Sabi ko, Doc, ako naman. Sabi ko, bet ko laban na yun, Doc. Sabi ko ganyan. Kasi, bet ko lang naman, parang lumiit na ganyan. Kasi, meron naman akong bridge kahit papano, sis. Ayun, oh. So, gusto ko lang talaga is, lumiit talaga siya. Saka, takot pa akong magpalagay ng implant sa kapagdating sa mukha sa mga gawa-gawa. Pinaka natatakot ako paggawan, ito talaga yung lagyan ng bridge-bridge kanya. Kasi sis, natatakot ako. Kasi lagi kong nagkakamali, minsan natatamaan ko talaga siya ng malala. Like sa mga forehead or nagpa-chin ako, laban lang kasi para makapal. Makapal yung mga ano ko dyan. Ito kasi manipis talaga yung dito. Kay, ayan, as you can see, sis. Nipis. Char! For ko po is si Doc Ferdinand Marcos. Char! Ano ba yun? Wait lang, hindi Ferdinand Marcos, sis. Si Doc Ferdinand Lacson. Alam ko Ferdinand siya eh. So, si Doc Lacson po yung gumawa sa aking ilong, mga sis. Kasi kaya napili ko si Doc Lacson kasi marami kong nakikitang reviews about sa kanya. Perfect siya sa mga trim-trim. Ayan, sis. Kaya nilabang ko na talaga doon, sis. So, yung clinic niya is doon sa May Manila, sa tabi ng Ocampo Hospital ba yun? Sa May KFC. So, doon lang siya. Maliit lang yung clinic ni Doc. Okay, way back, way back 2017 or 2016, 20 yata ako nagpunta sa clinic niya noon para magpagawa ng ilong, sis. Kasi doon, kapag ano, laban na agad, sis, basta may anda ka. Kung kunyari na, isipan mo lang magpagawa, o, pak, ilong. Doc, gusto ko ng ganyan. O, sige, pak, higa, anesthesia, tuk-tuk-tuk, bawas-bawas, pak, nipis-nipis, chwar. Ganon agad si Doc. Nang chika ko lang ng very light yung ating eksena nung nangyari kong bago kong baro-overances. Siyempre, takot na takot si Bayot. Bak! Aga kaming gumising, dumaga kami. Alas 7 pa lang nandun na kami sa clinic. So, dito ako sa Quezon City. So, dumaya pa kami kaya maaga ang gumising. Ang eksena ng Bayot, bak! Antok-antok show pa ng ganyan. Bak! So, lumapos muna. Siyempre, magandang local anesthesia lang kasi yung ginawa sa akin, sis. Kaya, mas maganda kung kumain ka muna para, alam mo, hindi ka mahilo. General, sis, bawal talaga kumain ng 8 hours. So, may fasting. So, ayun naman, ilong lang. Local anesthesia, gising ka. Nasa condition ka. Kumain ka ng malala, sis, para, syempre, hindi ka mahilo-hilo. Ginagawan si Doc pagdating namin ng gano'n. So, may nilalipo ata siya or nagpagawa ng buging. So, kami, dalawa kami ng friend kong ganyan. Tapos, naghihintay lang kami. Pareho kami, sabay kami nagpa-ilong. Waiting, gano'n, sikip-sikip. Kabang-kaba kami, sis, kasi nga, antagal namin naghintay. Alas 10 na ata kami or 11 na simulang gawin. Sabi ko kayo sa friend ko, ako muna, sis. Ako muna yung gagawin kasi nabubrokot kasi ako pag naghihintay ng matagal. So, ang eksena nun, mga sis, una, lilinisin muna yung mukha mo. Tanggalin, dapat bawal kayo mag-makeup nun, syempre. So, ginawa, nilagyan muna ng pampamanhid. Ayan. So, sis, itong pampamanhid na yun, parang wa-effect. Tagal nakababad na ganyan, manhid na siya. So, tagal namin naghihintay, may nakapatong ng cream. Tapos parang may tape lang ganyan, para pag nilagyan anesthesia. Hindi siya masakit, pero sis, ano, masakit siya. Pinagsuot ako nung parang gown-gown ng operating chururut. O, di yan, ang eksena ni Bayut. Higa-higa na ganyan, o, parang sa mga. Dinarawingan muna yung ilong-ilong ganyan. Ano ba gusto namin design? Sabi nga sa akin. Sabi ko, Doc, bahala na kayo, pero gusto ko si Maria. Tcha! Show me. Basta Doc, kung ano pong bagay sa akin. Eksena nga, ganun na. O, pak-pak, nalagyan na ng drawing. O, higa. Sis, eto na. Pinakamasakit na part talaga yung anesthesia. Tapos, nandiyan si Mama Glenda. Ayan, shoutout sa'yo, Mami. Ayan, sa ating super bait na assistant ni Doc, si Mami Glenda. So, nandoon siya sa katabi ko. Kasi nga, kinakabahan talaga ako, sis. So, hawak ko yung kamay niya. Hinawak ko talaga mahigpit na ganyan, tapos napahawak ko sa higaan, sis. Ang sakit ng anesthesia. Hindi ko alam kung 6 or 7 inject na sunod-sunod na ganyan. Talagang ganyan si Doc. Ganon talaga si Doc, sis. Higpit na ganyan, talagang ang sakit kasi, tapos nakahawak ko ganyan, sis. Tapos umiikot akong ganyan sa higaan, sis. Parang gumaganyan talaga, parang spaghetti pababa. Yung eksena natin, sis, ong so. Yun yung pinakamasakit na
part lang naman sa mga retoking yung local anesthesia kasi sis, talagang gumuguhit siya na parang mainit na ewan. Bilang ka lang ng mga ilang seconds, namamanhid na siya. So, ayan, pak, pak, pak. Eto pa sis, edi pag-inject na ganyan, pak, 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 pak. Kumuha si Doc ng panghiwa. Shhh, ginanon agad sis. Di mo kinayas, umaray talaga ako. Sabi ko, Doc, pwede po bang patalabin muna natin yung anesthesia? Pag ganun talaga ako sis. Parang may kurot lang kasi nga, parang pa-effect pa lang yung anesthesia, parang ganun. O sige, inject ulit, pak, shuk, ganyan, tusok-tusok. O, eksena, o, pak, shuk, shuk, inject, inject. O, di, namanhid na siya, namanhid na ang bayot, di na makapagsalita. Namanhid na pati dito ko, sis. Hiwa dito, hiwa dyan. Bawas, bawas, gupit, 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 chururut, chururut, ganyan. Nisilip po siya, sis, parang nakaangat yung dito. Yung procedure na yun, hindi ko na nararamdaman. Basta yung anesthesia lang talaga yung naramdaman ko sis. Oh. Ang bilis mag-opera ni Doc, parang ala pang 30 minutes or 25 minutes. Basta ganun, ang bilis lang talaga. Okay, tapos na. Ah! Tapos na! Ayo agad ako. Pagtayo ko sis, nahilo ang lola mo. Nahilo. Opo. Doon din ako nun. Parang kasi wala akong gana kumain kasi nga kinakabahan ako. So, eksena, pagtayong ganyan sis. Pak! Umiikot ang paningin ko, I was like, yes, halo, halo. Pagkakita ko ng salamin, pagkaganyan ko, pagkaharap ni Doc ng salamin niya. Oh, tignan mo ilong mo. Kanyari, itest yung salamin. Shook! Char! So, sabi ko, oh my God, ako ba to? Uy, parang tanga. Char, mas maganda talaga sis nung unang gawa. Ngayon kasi parang medyo tumaba, taba na naman tayo, kaya parang nagkalaman na naman siya. Nung unang gawa talaga sis, talagang ganyan, no? Talagang... hindi ako makahinga, parang Marian Rivera na ganyan, oh. Yung parang isda-isdaan. Kumuha na yung anesthesia, sis. Ang sakit-sakit. Masakit dito, tapos sobrang sakit ng ulo ko talaga. Parang may migraine. Ganun. Ano ba, migraine? Migraine. Basta, ayun. Balak magpa-rhinoplasty or magpa-trim ng kung ano man gusto nyo gawin sa ilong nyo, mga sis. Basta, ano, bed rest, mga sis. Pagka por gawa ng procedure, huwag nyo agad i-aura, sis. Ano? Ito na naman tayo, infection bed. Ipahinga nyo lang at least 1 week or 2 weeks kasi mabilis lang naman pag ilong. Unlike sa buging talaga, talagang bed rest ka ng malala. Pero ako matagal akong gumaling sis, parang 2 months pumapasok na ako, nagtataka sila. Bakit meron kang something na dugo-dugo dyan? Sabi ko, wala yan sis, nag-nosebleed, mainit. Kaya naka-face mask ako dati pumapasok. Sis, ayan, gaya ng sinabi ko sa inyo, kapag magpapagawa-gawa kayo ng something na ganyan, so may risk talaga na may abiriya mangyari. Naman sana sa mga magpapa-eksena ng ganyan. So, syempre, dapat may plan B or may backup plan tayo mga sis para in case na may abiriya ng ganyan. Hindi tayo mga sis. O, paano kung may infection ulit? Ayun, o, kailangan ng mga gamot-gamot, balik sa clinic. So, kailangan may extra pera talaga tayo. So, kasi hindi naman natin masasabi. Pero sa mga magbabalak dyan, alam ko magiging successful lahat ng ano nyo, operation na gagawin sa eksena. Char! Mag-research kayo kung ano bang sino magandang doktor or sino yung pinakaplakado. So, meron sa Facebook, mayroong group ng mga plastic surgery PH or rhinoplasty group sa Facebook. Basta marami yung search nyo lang mga sis. So, maganda kung sumali kayo dun kasi meron kayong tawag dito, information na malalaman about doon. Makukuha ko yung link or magpapaalam ako sa mga admin doon kung pwede kong ilagay yung group ng Facebook link dito sa ating ano, lalagay ko sa description box para sa mga gustong may mga idea kung sino magandang doktor kasi doon mga sis sa group na yun maganda, lalo na naglalapag sila ng mga picture nila mga sis, ng mga gawa ng mga doktor kung sino maganda. Ayan, doon makakuha ka idea kung sino yung mas prepared na doktor para sa inyo. Ayun, para nahulas na ata tayo. Yun na nga mga sis, dito na natin i-end yung ating vlog. Ayan, sana meron kayo natutunan. Thank you guys for watching. And don't forget to subscribe, like, and share this video. And click the bell icon below para ma-update ko sa aking mga bagong videos. So follow me to all my social media accounts. Sililink ko na lang sila lahat down in the description box. Mga sis, see you to my next vlog. Bye! Oh. Char!